Pag sinabing present value, basically, this is the current value of ano, future amount of money or yung series of payment kapag ka sa future. So, kapag ka sinabing future value, yung ginagawa natin dito is meron tayong discounting rate. So, yung discounting rate or kadalasan tinatawag din ng iba na required rate of return, ito naman yung rate of interest na ginagamit natin para makuha natin kung magkano yung present value kapag given yung future value. So, pagtitingin kayo ng problem, lagi nyo na i-check kung ano ba yung hinahanap dito. Kasi minsan hindi naman tinatanong kung ano, what is the present value, what is the future value. So, minsan magbe-base din kayo sa given kapag hindi tinatanong yung part na yon. Kung nari hindi naman sinabi na ano, present value, pero nakita nyo given naman si future value. Ibig sabihin, malaki yung chance na yun yung tinatanong, not unless iba yung part ng given na tinatanong. Kunwari, pag tinatanong pala yung interest. So, kapag sinabing discount rate, automatic sa present value siya. Pero kapag effective interest rate, doon siya kay future value. So, ayan, nakikita nyo po sa screen nyo or sa Google Sheet nyo yung formula kapag magde-determine tayo ng present value. So, that is present value is equals to future value of number of periods over 1 plus interest raised to number of periods. Or, pwede nyo siyang gawin na yung future value of number of periods over 1 plus interest raised to number of periods. So, same ano lang naman din sila. Same lang din yung makukuha nyo sa kanila. So, ayan, let's start with the ano given ano problem. So sabi dito, si Blueberry Company expects to receive 1,100 one year from now. So ibig sabihin, nag-expect siya na makaka-receive siya ng 1,100 after a year. So automatically ano ang ano na natin dito, assume na agad natin dito, present value yung hinihingi. Pero dahil dito sa problem, sinabi naman niya, so ayan, what is the present value of this amount if the discount rate, ayun, isa pa yon yung discount rate, sabi niya is 10%. So magkano daw yung present value kapag ka ang discount rate given is 10%. So ayan, hindi ko na kayo papakompute kasi nakikita niyo naman na sa screen kung ano yung sagot, tama ba? Nakikita po natin. So, let's just substitute the given information dun sa formula natin. So, pag sinubstitute natin siya, ito yung itsura niya, guys. Ayan. So, yung 1,100 dito is the future value. Ayan po siya. Then, yung 1, lagi pong merong 1 plus, tapos yung interest natin na 10%, which is ang nilagay ko dito is 0.10, raised to 1 since 1 year lang naman yung hinihingi dito. So, kunwari, nagbago yung time period, ginawa niya na 2, 3, 4, and so on so forth. Yun, a-update nyo lang yung 1 na naka-raise dito. So, kapag kinumpute nyo yan, again, actually, plano ko talagang maipakita sa inyo yung actual kung paano siya sa calculator kasi 'di ba nag-iimagine lang din tayo kung paano, hindi ko alam kung gumagamit kayo ng basic calculator habang nagde-discuss tayo ngayon, pero I hope gumagamit kayo para nasusundan niyo siya since basic calculator po yung gagamitin natin mamaya kapag ka nag-quiz po tayo. So ayun, unahin niyo ulit yung nasa loob na given 1 plus yung interest, then kung supposed to be, meron siyang kung hindi 1 year yung binigay dyan, kunwari ginawa niyang 2, multiply nyo lang yun by itself. And then, yung makukuha nyo doon is need nyo i-divide doon sa 1,100. So, kapag ginawa nyo yan, ang makukuha nyo is itong 1,000. So, ayan, si ate nyo medyo tamad. Nag-ano na agad, dahil Google Sheet to, gumamit na tayo ng ano formula na galing sa Google Sheet. So, kapag sa Google Sheet naman or sa Excel, ang nagbabago lang is yung ano,
nasa una, PV. Pag sinabi mong PV is present value. Kasi di ba last time or last week, ang ginagamit natin is FV. Kasi ang hinahanap natin doon is yung future value. So kapag present value and naka-Excel or ano kayo, Google Sheet, yan, ganyan po siya. Ganyan din yung ano niya, itsura niya. So present value, tapos yung rate, which is dito ay 10%. And then number of periods is, ayun, one nga lang kasi 1 year. Payment amount is 0. And then yung future value is kung magkano yung given. Which is dito sa problem natin, ang given niya is 1,100 po. So, ganyan po tayo magko-compute kapag ka hinahanap natin ang present value of an amount. Ganun po. So, naintindihan po ba or may hindi po malinaw na part sa discussion? Pwede kayong mag-chat sa kapag ka meron kayong gustong ipa-clarify or kung nabibilisan kayo with my topic. Yan. Bukod sa masakit sa ulo yung mga formula po. Ganun. Ayan. So, so para makita niyo yung difference ng dalawa ng future value and present value. Pag tumingin kayo dun sa natin PowerPoint, which is ito. Wait lang, loading. Ayan. So kapag tiningnan natin siya sa timeline, kapag ka given si present value and then hinahanap mo si future value, ang process na ginagawa mo for that is compounding. Pero kapag ka si future value yung given and then hinahanap mo si present value, ang tawag doon is discounting. Kasi yung discounting, that is the process of finding the present value of a cash or a series of cash flow. And ay nga, reverse lang naman siya ng compounding. Kasi kapag compounding, nag-accumulate yung natin, diba, interest natin. Pero kapag kay present value kasi, nagdi-discount or nagdi-decrease kasi yung value ng money. Kasi hinahanap natin dito kung magkano yung value niya as of the current day na nagko-compute ka. So, ganyan po siya. Ganyan po yung process. And then, kapag tinignan mo naman siya sa diagram or sa flow, ganito po siya. So, ayan, makikita nyo na kapag ka future value, pataas siya. Then, kapag ka present value, pababa. Yung diagram niya. Ayan, malinaw po yan, guys. Ayun, okay. Salamat sa Diyos. Malinaw naman. Ayan, so proceed na tayo sa next. So, that is just an illustration lang para makita niyo yung difference ng future value and ng present value. Now, to continue our discussion, ayan, balik tayo sa Excel. So, nandito na po tayo sa present value stream of unequal payments. So, ayun. Katulad lang na sa future value na merong equal and unequal, ganun din sa present value. Meron din siyang equal and unequal payment. So, paano ba natin kino-compute kapag po unequal tapos present value ang hinahanap? So, ayan, meron ulit siyang sigma. So, again, ang meaning lang po ng sigma is yung sum of the series ng payment or yung pinaka-sum pag inad mo lahat ng nandito sa loob. Sa PVIF. Ayan po siya. So, ayan. Sa example natin dito, and SBT company expects to receive payments of 1,500 and 2,000 at the end of 1, 2, and 3 years respectively. Ayan po yung given niya. So, kapag
magko-compute tayo. Ang meaning lang nitong nandito sa loob, yung PVIF, is eto po. Para malinawan kayo, yun lang yung nandito sa loob na. Eto lang po siya. Etong 1 plus I, yung future value, 1 plus I raised to N. Tingnan niyo po. Napansin yun, guys? Etong PBIF natin dito, basically, ano, yan lang yung computation natin kapag kinuha natin yung present value. Then, imumultiply mo lang siya dun sa given payments per period. Nakuha po yun? Or malabo yung part na yun? And pwede kayo mag-chat guys ha, para malaman ko din kung anong-ano niyo. Kinanaing niyo. So, ayun. Para malinaw niyo siyang makita, i-apply natin itong problem dito sa formula. So, ayan, nilay down ko na yung mga given nila, which is yung payments na tatlo. Then, yung interest, hindi naman nagbago 10%. And then, yung period niya is, ayan, bali lumalabas 3 periods po siya. So, una nyo lang pong gagawin para ma-substitute is mag-start kayo dun sa first period. So, kung mapapansin nyo po sa substitute ko, inuna ko yung 1,000 na payment. Then, multiplied by, ito yung nasa loob, yung 1,000 over 1.10. Ayun lang yung sa computation natin ng future value kung babalik tayo dito. Ito siya . Yung future value over 1 plus I raised to N. Yun po. Ito po yung nasa loob nun. Kapag kami kumbaga, si present value, imumultiply mo lang siya dun sa payments kapag ka magkakaiba yung payments nila per period. So, kung merong unequal, syempre, meron ding equal. So, ayan. Ayan. Ito po yung example nung sa present value. So, pag equal payments tayo, ganito po yung computation niya. Ayan. Yung A dyan is annuity payment po. Then, ayun ulit, summary lang ulit or sum of the series ng depende sa period. So, 1 over 1 plus I raised to time period naman po dito. Which is pwede din naman na N. So, ayan po. Dito sa given natin, Betts Corporation expects to receive 1,000 at year end for the next 3 years. Meaning, equal lang yung payment niya for the next 3 years, tig 1,000 lang. Hindi katulad kanina, magkakaiba yung stream ng payments nila. So, paano po kapag ganito yung computation? Ay, ganito yung problem. Paano nyo siya isosolve? Kung nasolve nyo na actually kanina yung unequal payments, madali na lang masolve itong equal payments. Kasi ano lang yung nagbago kung 3 periods? Same lang naman sila na 3 periods. And then, 10% yung interest na nilagay ko dun sa given. Papalitan nyo lang yung payment. Number, yung kung magkano yung binayad, since dun sa unequal payment kanina, iba-iba siya. Ibig sabihin, per period, iba-iba yung imumultiply mo dun sa kinumpute mong present value. Pero kapag ka sa equal payments ka, isa lang. Yung, since ang sabi lang naman dun is 1,000 lang for the whole 3 years. Sa period ng 3 years, 1,000 lang yung binabayad niya. Ang ilalagay nyo lang or ang imumultiply nyo lang is yung 1,000. Kaya kayo mag-a-arrive dun sa answer na 2486.85. So, kung sasabihin ko na kunin nyo lang yung whole number for that, ang magiging sagot nyo dapat is 2,487. Ayan. Yes, last na po. Last na dagdag ng sakit ng ulo na po. Ayan. So, present value of a perpetuity. So, ano ba ibig sabihin kapag ka sinabing perpetuity? It simply means an annuity with an indefinite life. Wow, parang forever naman to kapag ka
i-describe natin sa madaling sabi. So, ayun, may indefinite life siya. Hindi siya katulad ng mga previous na kinocompute natin na with ano lang, may ending sila. So, dito parang masasabi mo, ano, yung payments niya continuous. So, hindi siya nagsasabi kung hanggang kailan siya magtatapos ng pagbabayad or ng, oh, yun, pagbabayad. So, ayun. Sana all may forevers. Meron palang forever sa present value. So, ayan. Balik tayo dun sa ano natin, illustration. Para mas malinaw natin siyang maipakita. So, kapag kukunin natin yung present value of a perpetuity, ayan, ito na yata yung may pinakasimple sa lahat ng formula na binigay ko mula last week. So, ayan lang po, ganyan lang po kadali na makuha yung present value of a perpetuity. Annuity over discount rate. So, ayan, walang hiwaga dito. So, tingnan natin yung problem. TS Corporation wants to deposit an amount of money in a bank account that will allow it to withdraw 1,000 indefinitely at the end of each year without reducing the amount of the initial deposit. If a bank guarantees to pay the firm 10% interest on its deposits, the amount of money the firm has to deposit is how much?